Magpalit po tayo ng Wilha bearing dahil napakaingay na. Umuugong na pag tumatakbo. Yan, tanggalin lang natin itong dust cap. Ayan, tanggal na. At tanggalin itong kanyang split pin. Ito po ang kanyang balila. Ayan. Ayan, sobrang luwag naman itong kanyang nut. Ayan, kinamay ko lang. Napakaluwag naman ito. Siguro ito ang dahilan bakit umiingay. Nasisira yung bearing. Yan, i-try nating higpitan. Ayan, hindi na masyadong maingay. Higpitan pa natin ng konti. Ayan, maingay pa rin kahit nahigpitan na natin ang kanyang nut. Ayan, luwagan na natin ito dahil palitan na po natin ito ng kanyang bearing. Ayan, tanggal na ang nut. At tanggalin din ang thrust washer. Ayan, pwede na po itong bunutin ng wheel hub. Okay, ito na ang kanyang outer bearing. Ayan. Tanggalin lang natin itong grease seal. Ayan, sikwatin lang ng flat screw. Dandahan lang. Dahil pag okay pa, pwede pa nating ibalik ito. Ayan, ito na ang kanyang inner bearing. Mas malaki siya kaysa outer bearing. Ayan. Tanggalin muna natin itong grasa sa loob para makita natin ang bearing shell. Ayan.
Okay mga boss, mga kadebay, ikabit na po natin ang bagong bearing. Ayan, lagyan lang natin ng kunting grasa, pampadulas. Ayan, lalinisan na po natin itong hub. Ayan, ito po ang bagong bearing. Ayan, una natin ikabit itong bearing shell. Ayan ang lumang bearing shell ang aking ginamit para pumasok po ang bagong bearing shell. Ayan, pupukin lang na martilyo. Ayan, lumapat na. Kailangan hindi mabaliktad itong bearing shell. Ayan, para pumasok po itong kanyang bearing. Ayan, pag nakabaliktad, hindi po pumasok. Ayan, ito namang inner bearing kabit natin. Ayan, kailangan hindi magkabaliktad itong bearing shell. Dahil hindi po pumasok po itong ayan, kanyang bearing pag nakabaliktad. Ayan, ginamitan ko ng T-wrench pang pukpok ng bearing shell dahil pag luma ang gamitin natin. Ayan, itong kanyang lumang bearing shell. Ayan, pag bumaon po ito, hindi na po ito makuha dahil masikip po. Di tulad ng outer bearing, medyo maluwag. Ito masikip. Okay, ayan, lumapat na. At lagyan natin ng grasa. At lagyan din natin ito ng grasa. Ayan, ganito lang ako maglagay ng grasa. Ayan. Okay, ilagay na po natin itong grease seal. Ayan, binalik ko lang ang lumang grease seal dahil okay pa.
maglagay din tayo ng grasa dito sa outer bearing. Maglagay din ako ng grasa dito sa kanyang spindle. Ayan. Okay, salpak na po natin ito. Ayan. Medyo matigas pa ipasok dahil virgin pa ang ating bagong bearing. Ayan, ilagay ko ang outer bearing. At pukpukin po ito ng martilyo dahil medyo matigas pa ipasok dahil virgin pa ang ating bearing. Ayan. Masok na. At ilagay ang thrust washer. At ilagay din ang nut. Ayan. Para sa akin, itong nut, kailangan hindi masyadong higpit at hindi din masyadong maluwag. Kailangan tamang-tama lang. Hindi tulad kanina na kinamay ko lang. Yun, sobrang luwag. Okay, higpitan po natin. Ginamitan ko ng 30mm socket wrench. Ayan mga boss, pag sobrang higpit, ayan, matigas po ikutin. Ayan, balik natin. Kailangan tama-tama lang ang higpit. Dahil pag sobrang higpit, madaling masisira din ang bearing. Pag sobrang luwag, madali ding masisira ang bearing. Kailangan tamang-tama lang ang higpit. At ilagay din natin ang lock. Itong kanyang split pin. Ayan. At ito pa ang dalawang dulo. Ayan, importante po itong kanyang lock dahil pag katulad kanina, sobrang luwag. Pag wala po itong lock, ayan. Tanggal na po itong kanyang habat gulong. Napaka-delikado. Ayan, kailangan huwag nyong kalimutan ito mga boss. At kung may narinig na kayo na mga ingay-ingay sa inyong sasakyan sa pangilalim, tingnan nyo pag hindi nyo kaya mag-DIY, ipatingin nyo sa mekaniko para ipatingin nyo kagad para hindi masyadong lumala yung sira. Yan, ilagay po natin itong kanyang dust cap.